Catherine Bernardo, ito pa lang dahilan bakit nabuksan ang usapin patungkol sa pagpapakasal nito. Ano nga ba ang kanyang past statement patungkol dito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates, lagi ko pong ginagawa to na pasalamatan po kayo sa inyo pong palagi ang panonood, pagtitiwala, at patuloy na pagbibigay ng inyong mga komento patungkol sa ating mga latest updates. At ngayon ay trending na po ito at pinag-uusapan sa social media kung saan ito po yung ipinangako ni Miss Catherine Bernardo. Ito po yung moves na tinuro niya sa KCC Mall Mindanao na ginawa po niya sa kanya pong TikTok na ngayon po ay nag-garner na ng million views. Talagang very ano lang very minimal or hindi ganun kadalas ang pagpo-post ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang TikTok. Pero tingnan nyo naman, kapag nag-post siya, hindi pwedeng hindi mag-trend. Ganito po yung ganito kasikat ang isang Catherine Bernardo. Kahit sa ang social media, lagi mo siyang nakikita at pinag-uusapan. At ganun din naman si Alden Richards, ano? At nakakatuwa lang kasi yung mga gesture ni Miss Catherine, kitang-kita mo na parang sobrang laya niya na, sobrang saya. Na bagay na parang bumalik yung sigla ni Miss Catherine nung mga panahon na sobrang in love siya dun sa kanyang past relationship. Pero this time, eto na kasi, binalikan ko po yung ilan sa mga interview ni Miss Catherine Bernardo nung napag-usapan po yung usaping kasal noong nung plano nila ni Mr. Daniel Padilla na pagpapakasal. Sabi diyan, way back 2020, nilabas po ito ni Unbeatable, Ambet Nabus, sa kanya pong Abante Tonight na kanyang article. Sinabi niya dito na marami ang kinilig sa pahayag ni Daniel Padilla na in 4 years ay handa na silang magpakasal ni Catherine Bernardo. Meaning, ito sa 2024 ay plano nilang magsama sa isang bubong. So which means, kung 24 years ago, ay bago dumating yung taong 2024 ngayon, dapat pala ito talaga yung year kung saan sila talagang magpapakasal na. Nagkasundo at botong-boto naman daw ang kapamilya nila sa kanila na kahit sa negosyo at paghawak ng kanilang mga kinita sa showbiz ay hinahayaan nila ng kanilang mga magulang. So ayon sa mga kaibigan at malapit sa dalawa, sa husay magtipid at mag-budget daw ni Nakat at DJ noon, hindi katakatakang bago pa man sila bumuo ng pamilya ay may kayang-kaya nilang magbuhay Reyna at Hari. Huwag na lang daw nila itong tanong kung sino sa dalawa ang mas mayaman at mayroong maraming bangko dahil tiyak daw nasasabi ni Daniel na si Catherine yon. Yun po yung kanyang article. Kung titignan po ninyo parang deja vu lang na 4 years, no? 4 na taon after po nung interview na yon, after po na ideklara ni Mr. Daniel Padilla that year 2024 ay magpapakasal na sila at magsasama na sila ni Miss Catherine. 2024 or 2023, way back 2023, lumabas po yung balita na sila po ay naghiwalay na, no? In-announce po nila na naghiwalay na sila, na break na sila, na kahit ano pang gawin nilang ayusin nila yung relationship nila ay nagkahiwalay. Kumbaga niloob talaga ng Diyos na bago dumating ang year 2024, yung napag-usapan na magpapakasal sila, ay nagkaroon na ng bookingan. Nagkaroon na ng parang lumabas na yung mga rason kung bakit hindi pa pwedeng or hindi pa pwedeng ikasal si Miss Catherine dun sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Talagang may gabay talaga ng Diyos itong si Miss Catherine Bernardo kasi tinuturo niya yung tamang tao para sa kanya, ba? Diba? And this year 2024, kung saan lumabas naman yung, ilalabas yung movie ng Kat din, inalabas din ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang interview na napapag-usapan po ngayon. Nilantad na ni Catherine Bernardo ang edad kung kailan niya balak magpakasal. Kumbaga open na rin siya, no? Very open po siya sa public at alam na alam niya kung kailan po talaga gusto niya mag-settle down. Sa panayam po niya kay Boy Abunda, sinabi ng kapamilya actress na dati 28 ang ideal age niya to get married pero ngayon ay 34 na raw. Sabi niya, maybe 34, dati 28 eh. Ang bilis pala guys, sabi niya. Nito lamang March 2024 ay nag-celebrate ng kanyang ika-28 birthday ang actress at inamin din ni Catherine sa interview na 1 out of 10 ay 9 ang saya ng puso niya ngayon.
ang good news dito is that kung mapapansin po ninyo, habang sinasabi ni Catherine Bernardo yung mga litanyang ito, sinasabi niya rin at dinideklara niya that time na masaya ang kanyang puso, which means talagang sobrang decidido na siya that at the age of 34 years old, doon na siya magsisettle down. And ang point of view ko rito is parang ini-enjoy pa niya yung kanyang kasikatan, ini-enjoy niya pa lahat ng mga dumadating sa kanya, at least bago man sila dumating sa part na kung saan ilalagay na siya sa tahimik, eh masasabi niyang talagang marami na siyang ipon, lalo na 'di ba alam natin na nagpagawa siya ng napakalaking mansyon para sa kanyang pamilya. And according po sa ilang mga articles at ilang mga balita na parang pinaplano rin itong si Miss Catherine magpatayo ng building para naman sa kanyang sariling pamilya. And now, narito naman ang ilan sa mga komento at ilan sa mga point of view po ninyo patungkol naman dun sa ating pong latest updates. Magbasa tayo at magre-react lang tayo sa mga komento po ninyo. Unahin natin ang komento mula kay Miss Mona May Bantawi. Sabi niya, hindi kasi ugali ni Kat kahit na maliit na bagay na ipapadala pa niya kay Alden. Di ba nga sabi ni Alden nun sa HLG, isa pa sa nagustuhan niya kay Kat, inyong hindi siya pabigat, basta kaya niya, siya na ang nagdadala, lahat na lang binibigyan ng mali, lahat na lang lagyan ng mali. Very true. Ganyan talaga mga bashers. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, mga bashers is short for basura 'yan. Kapag bashers 'yan, ang lahat na lalabas sa bibig niyan puro mga pangit. Walang makikita maganda 'yan. Kahit gaano kaganda yung sinasabi ni Miss Kat kay Alden, pangit pa rin ang makikita niyan kasi bashers niya eh. Sabi naman po ni Miss Virgie Panit, wala namang ma-feel na chemistry ang Katmok si at Alden. Sabi nga niyang kaibigan lang na nagmamalasakit si Alden kay Kat. Ay, bakit ko pala nakuha tong komento na to? Wala naman palang kwenta. No, 'di ba? Parang isa rin to sa mga bashers. Ano bang gusto mong maramdamang chemistry? Ano pa ba yung gusto mong makita, 'di ba? Ano pa bang gusto mong patunayan, 'di ba? Na parang para maniwala ka. Pero syempre, at the end of the day, nasa sa inyo pa rin yung point of view nyo yan eh. Sabi naman po ni Ma'am Chi Nor Jana Daud, for me ready lang ma-fall in love si Kat pero hindi pa siguro welcome siya ngayon kay Kat kasi kaya muna if magtagbo ulit si Kat ng mamahalin niya, yun ay sure na she will get settled down kasi for my observation sa kanila, they friends lang. So observation niya naman to, di ba? Ito naman yung nakikita niya. And let's wait and see. And sabi ko nga sa inyo, let's trust the process. Huwag tayo masyadong magmadali, huwag tayo masyadong magpakadelulo, ba? Diba? Dahil at the end of the day, it's Catherine's call kung ano po yung kanyang magiging desisyon. Kasi si Alden naman is nandyan lang siya eh. And kung may mga parang supporter si Miss Catherine hanggang ngayon di pa rin tanggap ni si Alden yung maaligid sa kanya, that's okay. Sabi ni Miss Melina Tamisin, my conclusion here is that you said in one of your video that Kat will going to Mindanao first cause Alden will finish some of her work. That's my reason because in a Bunda time, it's the best gift she received and her time is the best gift. Ayan, so ito yung kanyang komento. Kasi tinanong ni Mr. Boy Abunda, ano ba yung pinaka best na maibibigay mo or maibibigay sa'yo, yung time, at kung ano yung pwede niya rin maibigay is yung time niya din. Kasi alam naman natin, sobrang hectic po ng schedule ng isang Catherine Bernardo at ng isang Alden. Biruin po ninyo, pagkagaling po nila ng KCC Mall Mindanao, si Alden Richards, diretso po siya sa taping ng Pulang Araw. Ganon po katindi yung kanyang trabaho. Sabi ni Michelle, nasa interview yan ni Alden sa HLG Days pa, na hindi daw sanay si Kat na iba ang nagbubuhat ng mga gamit niya. Minsan pa nga tumutulong pa si Kat sa pagkarga ng mga gamit sa iba eh. Hindi daw prima donna attitude si Kat, sabi ni Alden. O, di ba? At least ito malinaw na si Miss Catherine ay hindi siya sanay na ganun. Siguro may mga times sa parang ano talaga ay parang nagki-cringe lang siguro si Alden Richards. Diba katulad po nung kasama nila si Joros, si Alden po yung nagbitbit ng mga
inumina ni Miss Catherine, 'di ba? Mga ganung bagay. Kaya nasanay siguro yung mga bashers na ganun si Alden kay Kat. Eh hindi nga ganun si Catherine. Sabi ni Dolores Puebla, naku si Kat, hinawakan ni Alden pangbaba yung bag, maliliit lang kaya naman niyang bitbitin. Ewan ko nga bashers yan, magpapapansin. Kat din, walang pagbabago si Alden kay Kat. True. Mga papansin lang talaga. Eh yung tinatawag na pag mga bashers kasi mema yan. Pag sinabing mema, mema sabi lang. Yung bang hindi muna iniisip kung tama ba yung sasabihin nila or what, para makapag-comment lang talaga. Ganun po yun eh. Kaya lahat po na mga, yan yung isa sa pinaka main reason kung bakit may mga couple, nababalitaan na lang tayo na magkarelasyon na for a year nang hindi umaamin kasi may mga bashers kasi natapilit na sinisira yung kanilang relasyon. Sabi ni Glorioso, patay na patay talaga si Sanya sa kanya at si Alden, kinikilig din yan kay Sanya kung angkat din talaga ang magkakatuluyan. Then be it, pero kung magkaroon ng movie si Sanya at Alden, yun ang di natin alam, parang tagilid. Parang tagilid talaga yan dahil ang alam ko po kasi ang next na project ni Miss Catherine ay ni Mr. Alden Richards is with Miss Nadine Lustre. Yun po ang balibalita pero wala pang confirmation. Sabi ni Miss Maria Teresa Balis Balenya, may magkasintana siguro sila, parang may LQ sila dito eh. And yung paghawak ni Miss Kat ng bag sa kabila ng kamay, which I think binigyan niya ng option yung isang kamay na pwedeng i-hold hand called Mr. Alden. Pinipigilan lang ni Mr. Alden yung hand niya kasi nasa bulsa niya. Thinking ko lang po, hashtag cut din. Ayan, sana nga ganito, no? Ganito nga sana yung sitwasyon na yan. Pero sa akin, ha, kasi nung bumaba po sila ng van, nakita ko kasi nahawak ni, ano yun, ni Alden Richards yung bag. Tapos inalalayan niya si Miss Catherine sa pagbaba sa van. And then, nung nakita na natin yung next video, parang si Miss Catherine na yung may hawak. Katulad po ng sinabi po ng isa si Ma'am si Michelle sa kanya pong pagkakaunawa na si Miss Catherine, kasi hindi po siya prima donna. Talagang ano siya, mga totoong tao, diba? Sabi ni Miss Anastasia, yes Ma'am Darren, personal bag yun ni Kat. Talagang si Kat ang magdadala nun. Sabi ni Philin Filonghay, baka ayaw ipadala ni Kat. And sabi ni Miss Annalisa Ada, ganun nga, kulang na lang pansinin ng mga tao yung mga pag-CR nila eh. Talaga, matindi nilang binabaya. Ano yan? Yung Kat din. Inuuna pa nila yung ibang buhay kesa sa buhay nila. Very true. Eh ganun talaga, wala tayong magagawa eh. Talagang kapag talagang isa kang celebrity, pag public figure ka, lahat yan papansinin nila. And Jocelyn Mila said, yes, big true, madami din pa kasi kisikat. Hindi nga din niya pinabibit-bigbag niya. Hay, mga barites talaga, makahanap lang ng butas para mapag-usapan. Gusto lang talaga ni Kat na siya mismo ang nagbibit-bit na mga personal things niya. Huwag kayong nega, okay, true. Para yan sa mga bashers na nega. Ang daming sinasabi, eh, no? Hindi lang nabit-bit ng isang beses yung bag ni Miss Catherine dahil nga personal bag niya yon. Eh, sinasabing hindi na nga raw gentleman si Alden. Sabi ni Piggy, baka nag-offer naman si Alden, tsaka yung kailangan naman ipadala ni Kat ang gamit niya kay... May kanya-kanya naman siguro silang tagabuhat. Kaso yung bag ni Kat, nandyan ang mga personal things niya. Kahit naman tayo, personal bag natin, tayong nagdadala. Kahit kasama pa asawa, boyfriend mo, iba pa rin yung ikaw ang bibit-bit ng bag mo. May ano yan, iska. Ayun, so ano kay iska? So, salamat po Miss Piggy U sa inyo pong komento. Tama naman, 'di ba? May kanya-kanya silang mga tagabuhat, may mga PA silang kasama that time. So, yun po yung pinuputok ng buchi ng mga bashers. And Ma'am Shibergie, sabi ni Ma'am Shibergie, hi Ma'am Dars, thanks again for update. God bless you more. Ay nako Ma'am Dars, pinalabas na yung part 2. Grabe, kitang-kita na ang isa't isa. Grabe pala alaga ni Soiti si Miss Kat. Unay niya pala pakainin si Miss Kat. Tapos pagkatapos si Miss Kat, si Mr. Alden naman na ang kakain. Ay nako Ma'am Dars, hindi ako nanonood kay Tito Boy except kung si Miss Kat ang Soiti. Kahit hindi nagko-comment pero kada updates mo, pinapanood kita Ma'am Dars. Thank you Ma'am Shibergie ah. Ganun po nga yung mga may mga ilalabas pa po sila mga interviews eh. Ang pinaka-aantay ko kasi yung pinaka, yung deep, yung parang paglagang personal talaga yung mga ganong bagay, tapos sabay silang interviewin. Sabi niya,
2 weeks ago na lang HLA na what next kaya sa kanila, adalaw after HLA, malungkot na tayo kasi wala na sila ayuda. Naway sunod naman teleserye, siya lang ang gusto ko eh, sa lahat ng artista yung Korean drama na Queen of Tears, bagay silang dalawa ni Miss Kat and Soy T. Ayan, so ang dami nga nagsasabi na itong teleserye or Korean drama na to is bagay nga kay Catherine at kay Alden, ano. Sana nga makaisip din ng ABS at GMA na makagawa ng teleserye si Catherine. And sabi ni Miss Benga, Azucena, I miss Tarets, about dyan sa video na sinasabing hindi binitbit ni Alden ang bag ni Kat at hindi gentleman si Alden. Wala akong nakikitang masama or pagiging ungentleman ni Alden about that. Isa pa, personal siya, personal bag siya ni Kat, hindi siya luggage. Pero kung nakita nila yung video nung bumaba sila na van, hawak ni Alden yung bag ni Kat at inalalayan niya si Kat. And nung naglalakad pa sila, kinuha ni Kat sa kanya yung bag. Diyos ko, wala naman talagang masabi ang mga bashers, kaya lahat binibigyan ng masamang opinion. Hi, basta ako napapangiti nitong Kat din sa lahat na nakikita kong galaw nila, nakakaalis ng stress. Ayan, salamat po Ma'am Shibenga Azucena. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na nakita ko rin po yung video na yan, yung ginawa po ni Mr. Alden Richards nung pagbaba po ng van, si Mr. Alden po ang may hawak ng bag. Kaya wag nang masyadong gawing issue yung mga ganyang bagay. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Tareds TV. God bless everyone.